Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kung Diyos sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kung Diyos sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, dahil sa lungkot at hapis na naranasan niya sa pagkamatay ng kaniyang kaibigang si Lazaro, ipinamalas ni Jesus ang kaniyang dakilang tanda. Muli niyang binuhay si Lazaro bilang katibayan na siya ang buhay. Sa kamatayang tinanggap niya sa krus, inilahad ni Jesus ang pinakadakilang kabutihan, ang pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinadaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyo ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na ako ang Panginoon, ang nagsabi nito
at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawad ko, paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo'y matakot. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sino man ay tumutubos, ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit, kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Pagkabuhay, ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan. At di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kaniyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nanalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya, "nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Si Jesus ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halikayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, "Talagang mahal na mahal niya si Lazaro." Ngunit sinabi ng ilan, "Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?" Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. "Ito yung ngib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Apat na araw na nang siya'y mamatay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa inyo na kung nananalig sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagsabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro. Napupulutan ng kayong panglibing ang kaniyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kaniyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalaganin niyo siya." At nang makalaya, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadeboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Ngayon po ay hudyat na, nasa susunod na linggo. Papasok na tayo sa pinakataimtim at pinakabanal na paggunita ng sambayan ng Kristiyano, ang Semana Santa, na kung saan ay aalalahanin natin ang misteryong Paskwal ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang kaniyang pagpapakasakit, ang kaniyang kamatayan, at ang kaniyang muling pagkabuhay. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ngayong linggo ay tinatakpan na natin ng telang lila ang lahat ng mga imahe sa loob ng ating sangtuwaryo bilang tanda na tayo'y nalalapit na sa pagpasok sa misteryo ng ating pananampalataya. Sinasabi sa atin ngayon na nararapat lamang na tayo ay maghanda sa mas matindi at mas malalim na pagninilay habang tayo ay nakatuon sa mga paghihirap at pagsasakripisyo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya naman po, kung inyong mapapansin, ang mga pagbasa natin sa linggong ito ay nakatuon sa mahalagang bagay, ang pagkamatay at ikalawa, ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Sa unang pagbasa na ating narinig, ang pangitain ni Propeta Ezekiel. Ito ay tungkol sa mga tuyong buto na kung saan sumasagisag dito ang mga tao ng Huda na nababalot ng kadiliman. Tanda ito ng kanilang pagsuway at pagtalikod sa Diyos. Pinaniniwalaan po na ang kanilang pagkakatapon sa Babylonia ay bunga ng kanilang matinding pagkakasala sa ating Panginoon. Ngunit maliwanag din nating narinig na hindi pinabayaan ng Diyos kahit ang mga taong nagkasala at nagdurusa. Uulitin ko, hindi pinabayaan ng Diyos kahit ang mga taong nagkasala at nagdurusa. Nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel na ibabangon niyang muli ang mga taong nasa kadiliman at libingan upang manumbalik sa lupain ng Israel. Sa ikalawang pagbasa naman po, ay maliwanag na sinasabi sa atin mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na tayong lahat nararapat mabuhay sa Espiritu ng Diyos. At huwag daw po tayong mabuhay sa Espiritu ng laman. Kung tayo ay nasa panig ni Kristo, bagamat patay ang ating mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang ating espiritu dahil tayo ay pawawalang sala ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo naman,
narinig natin ang dakilang himala at kababalaghan na ginawa ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Binuhay niyang muli ang kanyang kaibigang si Lazaro mula sa kamatayan. Kung mapapansin po ninyo, sa pambihirang pagkakataon, ang ating Panginoon nanangis at umiyak. Uulitin ko, sa pambihirang pagkakataon, ang ating Panginoon nanangis, umiyak, napaluha sa kamatayan ng kanyang kaibigan. Maliwanag na ang ibig sabihin, ang ating Panginoon hindi naghahangad ng ating kamatayan. Hindi ninanais ng Panginoon na tayo ay mamatay. Kaya anong ginawa ng ating Nuestro Padre? Binuhay niyang muli ang kaniyang namatay na kaibigan. At ito ang hangarin ng Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi tayo mapako sa kamatayan ng kasalanan at pagdurusa. Nais ng Diyos, hanguin tayo mula sa putik ng ating kasalanan. Nais niyang hanguin tayo sa ating pagdurusa at bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang buhay na hindi matatapos. Isang buhay na walang hanggan. Noong buhayin ni Jesus ang kaniyang kaibigang si Lazaro, napatunayan natin na hindi nais ng Diyos ang kamatayan. Ang nais ng Diyos, buhay. Kaya naman kung inyong mapapansin, anumang hadlang sa kamatayan, anumang bagay na makapagdudulot ng kamatayan, ang simbahan laging humahadlang. Sapagkat ang nais ng Diyos, buhay, hindi ang kamatayan. Magtatanong kayo, bakit po, Father, mamamatay ang mga tao? Ito ay ipinahintulot ng Diyos, bunga na rin ng ating mga kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang bunga ng ating pananalig ay buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ang ibinibigay sa atin ng Panginoon at hindi ang kamatayan. To really believe in Jesus means to have freedom from death and the fear of it, because in Jesus there is life. Ang tunay na naniniwala kay Jesus ay nangangalawagan ng pagkakaroon ng kalayaan mula sa kamatayan. Alam nating lahat na ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Siya ang buhay, siya ang muling pagkabuhay. Kaya nga ang buhay ng isang Kristiyano dapat puno ng kagalakan at kapayapaan ng isip, dahil naiintindihan niya na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Alam ng isang tunay na nananampalataya na siya ay tatanggapin ng mapagmahal na Ama sa kaniyang kaharian kapag natapos na ang kaniyang buhay dito sa lupa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, isang magandang paalala sinasabi sa atin, ang buhay natin dito sa lupa, panandalian lamang. Uulitin ko, maliwanag, pinapaalala sa atin
ang buhay natin sa lupa, panandalian lamang. Kung tutuusin, napakaigsi ng ating buhay dito sa lupa. In English, life is short. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay kagaya ni Lazaro. Subalit hindi ang kamatayan ang nais ng Panginoon. Nais niya tayong buhaying muli upang magtamo ng kaligtasan. Ang atin pong Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang unang nabuhay mula sa mga patay. Kaya kung paano naman niya binuhay si Lazaro dito sa lupa, ganito rin ang gusto ni Kristo, buhayin tayo hindi sa lupa, ngunit sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong matakot mamatay kung alam nating nabubuhay tayo sa kabutihan at pagmamahal. Uulitin ko mga kadiboto, napakahalaga. Huwag tayong matakot mamatay. Yan ay kung alam nating nabubuhay tayo sa kabutihan at pagmamahal. Matakot tayong mamatay kung hindi natin naihanda ng tama ang ating mga sarili. Ang atin pong Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang siyang tunay na kaganapan ng ating buhay. Siya ang tunay na ating muling pagkabuhay. Ngayon, mas pinalalalim natin ang ating pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Naway magsisi na tayo ng buong puso sa ating mga pagkakasala at naway maging taimtim din ang ating mga pagtitika at pagsasakripisyo. Hinihintay po tayo ng ating Diyos kagaya ni Lazaro sa ating muling pagbangon at pagbabalik loob. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinararoonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako, sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayon po ay ipinapaalala sa atin ng Panginoon na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating muling pagkabuhay. Patuloy tayong umasa at manampalataya sa pangako ng tapat nating Ama. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay kaming iyong simbahan. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala sa kanilang pagsandig sa pangako mong muling pagkabuhay upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami papalapit sa mga mahal na araw sa aming pag-alaala sa misteryo paskwal ng iyong anak
kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinataas din namin ngayon sa iyo ang mga kapatid naming dukha, mga indigenous people at iba pang minorya. Kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Biyayaan mo ng muling pagkabuhay ang mga mahal naming yumao pagkasapit ng takdang panahon. Kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tapat naming Ama, pagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristong iyong anak at aming manunubos. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay hindi naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdadalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y hindi naiiba sa iyo, kaya't taglay ang kapangyarihan mo. Kaniyang binubuhay ang kaibigang yumao. Sa kaniyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kaniyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin ay bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna, hosanna sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. May kapal
ito ang anak kong mahal na aking kinalulugdan ng buo kong kalooban. Siya ay inyong pakinggan at sundin sa pangangaral. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Tayo ay dapat magdiwang sapagkat muling nabuhay ang kapatid mong namatay. Nakabalik siya ang tunay pagkatapos na mawalay. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Gawa ni Jesus na putik sa mata ko ay ipinakit. Hinugasahan ko ng tubig, kabulagan ko ay naalis. Sa Diyos ako ay nananalig. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal. Sa buhay na walang hanggan, ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ng ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa.
Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba pang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo, Jose Cardinal Advincula Didi, na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, Martes, sa ganap na ikaputo ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sascon Jr., ang ating pong rector at parish priest. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na nanamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.